May meatloaf ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawan natin ng recipe yan na pwedeng pang negosyo. Mura lang ang mga ingredients nito pero masarap at social tingnan nito. Kung may karinderya kayo o magtatayo pa lang kayo, isama nyo na ang recipe na to dahil pwede itong i-take out ng mga nagmamadali sa trabaho. Pwede kayong gumamit ng itlog at hotdog kung gusto nyo. Alam ko naman kasi, yan ang paborito nyo. Guys, ituturo ko din mamaya ang paggawa ng overload java rice. Grabe oh, nakakatakam tingnan. Masarap ito kahit wala kang ulam dahil para itong chow fan. Kanin pa lang, masarap na. Kamay ko pa lang, ulam na. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay meatloaf rice. Kayong bahala kung magkano ang ipipresyo nyo. Kasi depende yan kung magkano ang nagastos nyo at kung gaano karaming ingredients ang nilagay nyo. Ang kagandahan dito guys, pwede kayong maglagay ng logo at contact number sa box. If ever gusto nilang umorder ng maramihan, pwede nila kayong tawagan. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Sarap tamis. Oh yes! So ngayon guys, hiwain natin ang apat na gilid ng meatloaf para makagawa tayo ng square na hugis. 250 grams yung meatloaf na ginamit ko dito. Kasi kapag yung maliit ang ginamit nyo, sobrang liit din ang square na magagawa nyo. Next, hiwain natin to ng manipis. Baka may magtanong ulit kung anong brand ang ginamit ko. Argentina po ito. Argentina. Baka naman. So, ganito dapat ang maging itsura ng meatloaf nyo. Guys, hetong side ng meatloaf, hihiwain natin to into small cubes. Ihahalo kasi natin to sa ating java rice mamaya. Next, balutan natin ng itlog ang ating meatloaf. Isang itlog lang ang ginamit ko dito. Tapos, balutan naman natin ito ng breadcrumbs. Make sure na mabalutan nyo ito ng todo. Actually, pwede nyong i-ref muna after nito at kinabukasan na lang ipirito. Para hindi kayong magahul sa oras at sa umaga, magpipirito na lang kayo. Heto na yung sample ng nagawa natin. So, magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin na natin ang mga meatloaf into medium heat hanggang sa mag-golden brown ang kulay nito. Baligtarin naman natin to para maluto ang kabilang side. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, pirituhin natin ang meatloaf cubes. Yung pinagpirituhan natin na mantika kanina ang ginamit natin dito. Kailangan natin magtipid guys. Mahal kasi ang mantika ngayon. Okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, pirituhin naman natin ang carrots, pero optional lang to. Maglalagay lang ako nito para may konting pagka-crispy tayong makakain sa java rice natin. Next, aswete naman. Ito yung magpapakulay yellow sa ating kanin. Mga isang minuto ko lang itong niluto guys at tinanggal ko na ito. Then, igisa na natin ang bawang sa ating aswete oil. Tapos, maglagay din tayo ng butter pampalinamnam. Hinuli ko to para hindi agad masunog. Isangag na natin ang kanin. Mga apat na tasa ang ilalagay ko. Tapos, haluin lang natin to. Kung mapapansin nyo, nagkukulay yellow ng kanin natin. Ganito ang magiging itsura niyan guys.
Next, budburan natin 'to ng asin. Depende sa inyo kung gaano kaalat ang gusto nyo. Tapos, ilagay na natin ang meatloaf. At carrots. Pwede din kayong maglagay ng green peas kung meron kayo. Dahil wala akong green peas, dahon ng sibuyas ang ilalagay ko. Nakakaakit kasi ang kulay green sa Java rice natin. Grabe oh, nakakataka mang itsura. Hindi mo na kailangan ng ulam kapag itong kinain mo. So, heto na yung overload na Java rice natin. Ilagay na natin to sa isang cup. Tingnan nyo naman, no? Itsura pa lang, masarap na. Siksikin lang natin tong mabuti. Tapos, ilagay na natin sa ating lalagyan. Then, i-arrange natin ang mga meatloaf. Lagyan na din natin ng ketchup para ready to eat na to. Heto na ang ating meatloaf rice. So, tikman na natin to. Grabe, parang hindi meatloaf ang itsura. Tapos, yung Java rice, nakakatakam talaga. Try nyo na din ang recipe na to. Promise, hindi kayo magsisisi sa lasa. Yung lalagyan, sa Lazada ko lang to nabili. Pero alam ko, marami naman ganito sa palengke. Gusto nyo pa ba ng rice in a box recipe? Pa-comment down below para malaman ko ang susunod na lulutuin ko. Pero kung gusto nyo talagang malaman kung ano ang itsura ko, hanapin nyo ako. Hindi guys, nandito lang ako sa Nueva Ecija. Kaya kung gusto nyo akong makita, dito lang kayong pumunta. Sarap tames. Kung nagustuhan mong recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod na recipe na pang negosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Arnel Francisco, Ma'am Annalyn Monsanto, Estrangherong Sawi, Ma'am Margaret Lindain at kay Sir Leo Lindain, Ma'am Sheila Loves, Tasmania, Sir Mix Dison, Sir Alden Valida, Ma'am Aisel Espacio, Ma'am Naira Channel, Ma'am Angie Auditor, Ma'am Nuray Sabahang, at kay Jaira Garlit ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating meatloaf rice. Bye-bye! Bye-bye!